Okay, welcome back guys, PC Basic Tips. Meron naman ako i-share sa inyo na pwedeng makatulong sa inyo, lalo na sa mga bago pa lang gumagamit ng mga PC or bago pa lang sa pagnenegosyo ng computer shop. Kasi guys, umorder ako ng adapter sa Shopee para mapagano ko yung monitor natin. Kasi nabili ko yun sa tropa, walang kasamang monitor. Pero na-test ko naman siya working, kaya all good. Ngayon, umorder ako kay Shopee. Ito pa. Ang problema guys, hindi niya kaya yung supply ng power. Ito yung nabili ko guys. Hindi niya kayang buhayin yung ating monitor. Akala ko sira yung monitor kasi nabubuhay naman siya, kaso yung ilaw niya wala. Kumbaga hindi niya mapagana yung LCD ng monitor. Medyo tricky siya. Kasi naalala niyo kung bumaha guys, nabaha din to dito hanggang dito. Pero nakabaliktad siya kasi nga wala nga siyang pa-away. Kaya medyo napaisip ako na baka dahil sa baha, kaya siya ayaw lumanaw, kaya nasira yung LCD. Ito brand new to guys. Naging issue niya, yun nga, hindi niya kayang mapag-power itong ating monitor. Ngayon papakita ko sa inyo guys. Ayan guys, ito yung ating monitor. Ngayon, yun nga, at di nga niya mapag-power itong isa. Ayan, lalagyan ko lang ng ilaw guys. Ayan. Hindi nga niya mapag-power itong brand yung binili natin guys sa Shopee. Kasi sa description naman niya guys, pwede daw siya sa mga gantong monitor, kaya binili natin to. Ganun talaga we. Pero working naman siya, hindi lang niya kayang supply ng tamang power yung monitor. Ngayon guys, ang ginawa ko, bumili ako ng mas malakas na adapter. Ayan o. Universal pang laptop, pang car, airplane adapter. Ayan, universal siya kumbaga, kahit saan pwede. Ayan, 390 pa nga. Tapos may mga kasama siyang iba't ibang klase ng jack para sa likod. Okay guys, compare natin. Ito guys, heavy duty ang laki. Kasi ito yung ano. Ayan. Siyempre, testingin natin itong pinalit ko. Kaya ako na-detect guys . Nagpalit ako ng ano. Ayan. Nagpalit ako ng mas malakas na power supply. Ayan o. Guys. Mabuting guli guys ha. Hirap. Kawa ko isang kamay. Basta ayan o. Diba? Ngayon, siyempre, testingin natin itong ano. Para makompare natin kung anong nangyari. Ito kasi guys, heavy duty ano yan. 12 volts to 24 volts. Na brand new to guys, adapter. Adapter pala. Adapter ako ng adapter. Ugutin ko lang guys. Kaya hirap. Okay, yun na nga guys. Pinause ko muna kasi di ko mabunot. Hawak ko yung camera. Ayan, tapos. Mabunot na natin. Tapos, tanggalin ko itong ano. Ayan guys. Iba kasi ito eh. Guys, ano kasi ito? Adapter. Kailangan ng monitor na ito. Iba yung kadalasang monitor yung mga ganyan. Power cords. Power cord lang pwede na yan. Pero ganito, adapter kailangan niya. Tapos ito. Lagay natin to guys. Ito yung nabili ko sa Shopee. And ito yung nabili natin sa Shopee. Sa description kasi niya guys, nakalagay pwede sa monitor. Pero hindi niya kayang, kumbaga not enough yung power na kailangan ng monitor para sa kanya. And guys, saksak natin. Saksak ko muna guys. Ayan, nakasaksak na guys . Tingnan mo wala. Kaya ko lang nalaman din niya kaya guys. Ayan, may ilaw. Ibig sabihin nagpa-power siya. Ayan. Ibig sabihin may power, pero hindi niya kayang pagganahin total . Di ba? Ibang iba .
Dun sa hawakan mo na nga ako. Videohan mo muna ako. Ayan, napansin nyo guys. Working yan. Ibig sabihin nyo may power yan. Ayan, babalik uli natin to. Babalik uli natin tong nabili natin. Nabili nating brand yung adapter. Yan, okay, nabili natin sa Shopee. Balik ulit natin para meron tayong comparison. Yan, saksak na natin. Tapos tingnan nyo guys ah. Sasak lang ako ulit. Di ba? Okay. Yan. Yan, may power siya. Ayan, di ba nakita nyo guys yung pagkakaiba? May power yan. Kaya lang nagba-block screen yan guys, hindi kasi nakakonect sa PC. Pero kung nakakonect sa PC yan, syempre gagana yan. Hindi katulad nito, di ba? Nung sinaksak natin, hindi man lang yan lumabas yung kulay puti na yan. Totally wala. Kaya, kung maranasan nyo yan, nagpalit kayo ng brand nyo. Dating gumagana, na-stock, tapos nagpalit kayo ng bago, tapos bigla na lang nangyari, ayaw na mabuhay, parang ganyan. Try nyo manghiram ng mas malakas na adapter. Parang ako, pero malamang kasalanan ko rin kasi namali rin ako ng biliw eh. Pero kasi guys, sa description nung binilang ko nito sa shop, pwede raw siya sa mga monitor. Pero nung dumating, hindi niya kayang pagganahin yung LCD niya. Yung totally, kulang para mas basic na maintindihan nyo, hindi kaya nung monitor yung supply ng power nito para sa kanya. Kumbaga, hindi siya compatible. Okay. Kasi kung compatible siya, dapat gagana yan. Ngayon, nagpalit ako ng heavy duty. Yun na, gumana na. At binisikan ko pa yan guys kasi yung unang dating sa akin yan, tinesting ko sa power sa adapter nito. Parehas kasi sila guys na adapter yung gamit. Ngayon, yung chinek ko yung adapter niya dito, gumana. Yan. Basic lang, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo guys, di ba, pag may PC kayo, kung may budget kayo, kahit di nyo kailangan mag-stack kayo ng mga parts ng inyong PC. Kuwari, ayan, monitor, memory card, video card, hard disk, number one na, yun yung unang-unang nasisira eh. Base sa experience mo guys. Okay, sana nakatulong to sa inyo guys at basic lang to. Pero pag nangyari sa inyo to, makakatulong yan guys. Okay? Yung mga, sa mga nakakaalam, sa mga pro technician natin dyan, shoutout sa inyo, basic na sa inyo to. Yung target nung tutorial na to sa mga bago pa lang sa PC o bago pa lang nagsisimula sa computer shop. Makatulong to sa inyo guys. Ayan, ayan, may mga naglalaro pa sa shop. Ayan. Okay, pwede na kayong sumigaw. Okay guys, maraming salamat. Abang-abang lang kayo. Subscribe na kayo. Marami pa tayong basic tips na gagawin. Napakarami yan. Lahat ng masisira. Katulad yan. Naka-experience na naman ako ng kakaiba na basic lang pero kakaiba siya. Sinerico agad sa inyo. Hey guys, maraming salamat.